Sa Pangadyan TV Studio, welcome po sa aking channel. So for today's video, nakita nyo naman dyan po sa aking title, gagawa po tayo ng YouTube thumbnail gamit ang aking mga tricks sa pag-YouTube. So ako po ay small YouTuber din, ako gaya nyo. So bago pa lang po ako nagsisimula sa YouTube. So dahil sa technique na to po to, ay marami akong nalalaman sa paggawa ng YouTube thumbnail. So kailangan natin po i-download itong mga nandito sa ating harapan. Download lang po natin yan sa ating Play Store. Then, mag-proceed na po tayo sa next step. So, bago po tayo magsimula, don't forget to subscribe, like, share, and comment sa aking YouTube channel. Then, lagi po kayong tumutok sa aking mga video dahil marami po tayong mga tutorial na magpapaganda sa ating YouTube channel. So, ano pa yung natin ating Pangadyan TV Studio? Simulan natin ang ating tutorial. Let's go! A few moments later. Hey, what's up mga Pangadyan TV Studio? Welcome po sa aking channel. So yun nga po yung TV Studio, nandito tayo sa cellphone upang i-demo ko sa inyo kung paano gumawa ko ng YouTube thumbnail and apply ko sa YouTube Studio. So first up, punta tayo sa ating Play Store and then download natin itong mga application na to. Ang PixArt, ito po mabibilugan ko dito, PixArt, Canva, and Background Eraser, yan po ang ating gagamitin sa pag-edit. And then huwag mo na din kalimutan ang PixLab. Yan, importante yung PixLab. So first step mga Pangadyan TV Studio ay punta tayo sa ating PixArt. So itong PixArt na itong mga Pangadyan TV Studio ay libre lang po na natin madadownload sa ating Play Store. So punta tayo dito sa parang addition na ito, yung parang may plus, pindutin natin yan. Then start editing. So sabi dyan, start yung TV Studio, punta tayo dito sa background. Then pag nasa white background na tayo mga dyan TV Studio, pwede na tayo dyan magsulat ng ating text na gagamitin. So first step, para makapag-edit tayo ng mga text dito sa ating PixArt, punta tayo sa text. Then isulat natin ay YouTube thumbnail. YouTube thumbnail. Yan. Then, ang kita niyo mga Pangadyan TV Studio, wala siyang kulay. So, paano siya magkakulay? Lagyan natin siya ng stroke. Lagyan natin mga Pangadyan TV Studio ng stroke. Yan. Punta tayo dito sa baba. Ito. Lagyan natin ng stroke. Pindutin natin yung stroke. Then, ang kita niyo dito, pwede na siyang makikita niyo dyan. YouTube thumbnail. Pwede natin siyang i-hide. Mabalakihin yung stroke. Hanggat sa gusto natin. Then, meron dito itong mga font. Yan, mamili lang tayo ng gusto nating font mga Pangadyan TV Studio o maganda ka kahit akit sa ating YouTube. Yan tayo dyan. Example, ito ang nagustuhan natin na font. Yan yung font na gusto natin. And then, gusto natin magpalit ng kulay yung font natin. Paganda. Ito tayo sa color. Then, mamili tayo ng gusto nating kulay. Yung gusto talaga natin ilagay sa ating YouTube. So, ako, napili ko mga Pangadyan TV Studio ay Gradient. Yung gradient na yan ay mix the color o combination color na gusto natin. Ako, paborito ang kulay ay yellow, then red. That's it. Yan po ang ganyan po yung gusto kong font, color font sa aking YouTube. So, para mapaganda pa yan, apply natin mga Pangadyan TV Studio. Okay, check lang natin to kung gusto na natin yan. I-check lang natin. Ayan. So, pagla-check natin yung Pangadyan TV Studio, yan, hindi na siya masyado ma-edit kasi okay na yan yung ating nagawang font and then i-save na natin. Pag na-save na natin yung Pangadyan TV Studio, punta tayo sa background eraser. Yan, background eraser, Pangadyan TV Studio. Click natin yan. And then, Pangadyan TV Studio, hanapin natin yung pictures na ating in-edit doon sa PixArt. Click natin itong load app photo. Then load the photo, hanapin natin yung ating dinownload and upload doon sa ating PixArt. Ito yung PixArt natin na ginawa. So, makita nyo dito mga Pangadyan TV Studio, pwede siyang white background. So, erase natin to. So, ang apply nga po pala mga Pangadyan TV Studio, itong YouTube applications ay para matanggal yung background. So, yung background eraser nga po siya. Tatanggalin natin yung background, the white.
So meron po dito silang Struck, Auto, Magic, Manual, and Repair and Zoom. So gagamitin po natin ng Magic. So sa Magic po ay lahat po ng white background mawawala po dito sa ating font. Tingnan po yun, mawawala po siya. Diba? So, yan. So, para po mapaganda, maayos, ayun po ay nasa atin po. Balik lang po natin. Ayun. So, as yung Magic po, pwede din po siyang yung manual. Kumbaga po, si Magic makakatulong po dun sa mga excess na font. Mga sobrang-sobrang font. Pwede natin silang i-delete o erase. So, sa auto naman po, ay pwede pong ganyan lang. Pindutin natin and then yan. Click. Para makita po natin, okay na yung ating nagawang font. Punta po tayo sa BG color. So, mata niya pwede siya may existing color na white. So, i-hide lang po natin. I-zoom in. And then, punta tayo dun sa white. I-click lang po natin ng ganun. Itama lang natin po dun sa sensors niya. Yan. Itutok. Itutok lang po natin. Yan, ganyan po ako magawa ng thumbnail sa YouTube. Then, ganyan lang ha. Then, pag okay na nga dyan, TV Studio, i-done na natin. So, yan. Ibig sabihin, okay na yung ating nagawang font using the PixArt and the background eraser. And then, save na natin. So, finish. Then, punta tayo sa ating next applications na PixLab. PixLab, yan, si PixLab ang ating TV Studio makatulong para mapaganda ang ating YouTube thumbnail. Siya yung gumagawa ng image size na tamang-tama lang para sa ating YouTube ating TV Studio. Huwag niyo kakalimutan yung size niyan sa paggagawa ng YouTube. So, punta tayo dito sa parang mga dots na to. Yan, yan, yan. Parang dots na yan. Pindutin natin to, parang dots na yan. And then, punta tayo dun sa image size. Sa image size. And hanapin natin, mga dyan TV Studio dito, ay si YouTube thumbnail. Yan, si YouTube thumbnail ang ating hanapin na. Kasi ka magagawa tayo ng YouTube thumbnail. So, pag naklik natin, yun po yung width at height. So, ang width po niya ay 1,280. And then, ang height po niya ay 720. So, okay lang natin. Then, ayan na po, okay na po. So, yung text na ginawa natin o yung font na ginawa natin dun sa PixArt and background eraser, i-apply na po natin dito sa ating PixLab. So, makikita nyo po dito may plus. May plus tayo na yan. Pindutin nyo po. And then, punta po tayo sa Chrome Gallery. And then, punta tayo dun sa ating image. And then, punta tayo dun sa eraser kasi nga na ayos na natin o natanggalan natin yung background. So, mag-reflect na po siya sa background eraser. And then, pindutin na po natin ito. And then, yun na po yung ating natanggalan ng background. Yun nga po sa background eraser na ating applications. Okay lang po natin i-check. And then, ito na po yung ating nagawang text doon sa PixArt using the background eraser. Ayan. So, makikita niyo mo yung TV Studio may doon nakalagay na new text. Ayan, new text. Ang simple lang po dyan para matanggal ay pindutin niyo po to parang box na yan. Pindutin niyo po yung parang box na yan. And then, i-delete niyo po ito. I-delete niyo po yan para mawala yung new text. Ayan, so mawala na po yung new text. And then, magagawa niyo na po yung mga gusto niyo gawin sa PixLab. So, ang gusto niyo po ay may mukha niyo. Ayan. So, gusto nyo po yung mukha nyo. So, may doon na po ako dito na edit na aking pictures. So, yan. Punta po tayo sa eraser. Yan, yan. No, 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 no. So, delete. Punta lang po tayo sa image natin dun sa ating background eraser na ating nagawa. Then, hanapin lang natin kung saan siya nakasave. Punta tayo dito. Yan, hanapin natin kung saan siya nakasave sa ating mga ginawang pictures. So, yan mga dyan TV Studio, nakapili na po tayo ng ating image na nalagay sa ating YouTube channel. Yan, YouTube thumbnail. Yan. So, makita nyo mga dyan TV Studio, humahara yung text
na YouTube thumbnail. Yan. Ang gagawin natin, punta ulit tayo dun sa parang hamburger. And then, i-hide natin ito na 6 siya na dots. O 8 na dots. I-ganon lang natin. Itaas lang natin yung nagawa natin ano, YouTube thumbnail. And then, ayan. Tataas na po yung ating text. Ayan, ganyan lang mo yung TV studio. And then, gusto natin magpalit ng background colors. Punta lang tayo dyan sa gusto nating colors. Magpapalit na po yan. Ayan. Kung ano ba yung gusto nating colors. Yung karapat-dapat ba sa ating thumbnail. Yung akit-akit ba. Ayan. Kung gusto natin na i-blue, tayo na kumbahala. And then, i-check lang natin. Then, once na ayos na yan, kung gusto pa nating dagdagan, punta lang po tayo dito sa plus nito. And then, punta tayo sa stickers. Ayan. Marami sila dito ang stickers na pre. Ayan. Marami silang sticker. And then, pag na, example, like, ganun lang natin yan. And then, hanap lang po tayo dyan. O, certified. Ayan. Mimili lang po tayo dyan. Mga gusto natin check. And then, next, tayo na pong bahala magpaganda ng ating channel. O, ating YouTube thumbnail. So, meron din po sila dyan. Kung gusto natin mag lagay na mga shapes and draw. Meron pong bahala. Then, lagyan natin ng channel name. Yes po. Sana, sir. So, ayan mga Jan TV Studio. Okay na po yung ating YouTube thumbnail. Pwede na natin po siyang isave. So, isave na po natin. So, once na maayos na po natin yung ating YouTube thumbnail, isave na po natin. So, punta po tayo dito sa export image. Click po natin export image. And then, piliin po natin na ultra para mas maganda. And then, i-save po natin. So, ayun. Okay na mga Jan TV Studio. So, paano ba mag-apply at ilagay ang YouTube thumbnail? So, dun po natin sa sunod nating video natin itatalakayin. So, yun lang mga Jan TV Studio. No, ay marami natutunan kayo dito sa ating YouTube video. So, marami salamat po mga Jan TV Studio. Mabuhay kayong lahat. Let's go!